Nakaharap si Berna sa salamin ng kwarto ni Sandro, habang suot-suot ang white long sleeves nito na hanggang tuhod niya. Nakakita siya sa drawer ni Sandro ng mga cycling na halos bago pa, dahil hindi pa natatanggal ang mga price tags. Marahil binili iyon ni Sandro para sa sarili nito or para sa babae. Umiling si Berna sa naisip. Hindi siya ganoong tao. Tinapat niya ang magkabilang pisngi at sinuklay ang hanggang balikat niyang buhok, na pinakulayan niya ng brown last week mula sa blonde nitong kulay. Muli ay tiningnan niya ang sarili sa salamin, halatang halata ang mga nakatayo niyang dibdib sa suot niya, bakat na bakat ang apples niya. No choice siya kundi harapin si Sandro na ganoon ang suot niya. Bumaba siya ng hagdan at tinungo ang kusina, busy si Sandro na nagluluto ng sinangag, hotdog at fried eggs, samandal siya sa tabi nito sa may lababo. Gutom ka na ba? Tanong nito na hindi tumingin sa kanya, malapit na ito. Tiningnan niya ito pataas at pababa habang nakahalukip-kip siya, at nakatukod ang isang paa niya sa ibabang shelf ng lababo, nakasuot ng apron si Sandro at boxer shorts. Kitang-kita ang hubog ng muscles nito sa katawan habang pinagpapawisan nito. Kinagat ni Berna ang lobby niya nang damako ang tingin niya sa umbok ng suot nitong boxer short, bigla siyang natuyuan ng lalamunan at tumalikod dito, hinarap niya ang refrigerator at kumuha ng malamig na tubig doon, halos walang laman ang refrigerator ni Sandro maliban sa mga bottled waters. Nakataas ang mga paang umupo siya sa silya na naroon sa tapat ng lamesa. Pinagmasdan niya ang buong paligid, Sandro. Very formal, putol nito sa sinasabi niya, love, nakangiwing sambit habang nakatingin sa likuran nito. That would be fine, what is it? Tanong nito habang ibinababa ang mangkok na may lamang hotdog sa lamesa. Hindi ba tayo uuwi? Minisihan siya nito. As I said earlier, itutuloy natin yung bakasyon natin. Isa pa hindi ka naman teacher. Wala ka ng ibang gagawin, just to stay with me. Ngumuso siya at nangalumbaba sa lamesa, anong gagawin natin dito, magkukwentuhan, maghahabulan, magtataguan? Kakain, makahulugang tumingin ito sa kanya, kakain, inilapit nito ang mukha sa mukha niya. But love, no buts and don'ts, kumain na tayo, alam ko gutom ka, inutusan ko yung isang guard na ibili tayo ng food supplies. Akala ko ba lalabas tayo para mamili, tak ang tanong niya habang kumuha ng niluto nitong itlog. Nagbago ang isip ko, when I saw you like this, bagay sa iyo yung ganyan, hindi ka mukhang inosente, samubo ito ng kanin. Hindi na siya tumutol. If magstay tayo dito ng matagal. Alam ko na gagawin natin, kanina habang nasa second floor ako napansin ko na 3 bedrooms pala ang naroon. At hindi pa naayos, pero malinis naman. Naisip ko ayusin ang mga iyon para sa kwarto ni Janella. Kasi sa totoo lang ayoko ng designs ng bahay mo, hindi siya masayang tingnan. Lalo na yung mga colors ng wall, sobrang dark, dapat mga light lang para magaan sa mata. Nakangalumbaba si Sandro habang nakikinig sa kanya. Bakit? Ayaw mo ba? Umiling ito. No, not like that. Naalala ko lang si Rebecca, magkapatid nga talaga kayo. I'm so... Hinawakan niya ang kamay nito, huwag kang mag-sorry, okay lang iyon sa akin. Hinagkan siya nito sa pisngi, thank you, love. I love you, binalingan siya nito, and I love you too, so much. Muli silang kumain habang nag-aasaran. Nang matapos sila ay ipinagpilitan niya rito na siya na ang maghuhugas ng mga plato. Habang ito naman ang umaayos sa mga groceries na dumating. Sa sobrang dami noon halos mapuno na ang refrigerator na 10 feet ang taas at 2 doors. May mga alak din in can na inilagay nito sa maliit na fridge na naroon. Nang matapos siya sa paghuhugas ng plato ay dumiretso siya sa sofa na nasa living room. Sumunod naman si Sandro sa kanya. Inaantok ako, sabi ni Berna at naghikab habang nakahilig sa balikat ni Sandro, itinaas niya ang mga paa niya at ipinatong ang mga binti sa binti ni Sandro. Matulog ka na, babantayan kita, masuyong bulong nito sa tenga niya. Ipinikit niya ang mga mata habang naghihim si Sandro ng isang kantang palagi nitong kinakanta kapag kasama siya, ang awiting Mahal Kita Walang Iba. Nagising si Berna nang maramdaman niyang may humahawak sa dibdib niya, pinipisil ni Sandro ang dibdib niya habang hinahawakan nito yun, at minamasahe in a circular motion. Love,
bulong ni Berna habang nakayakap si Sandro sa likuran niya. Nasa kama na pala siya at nakabukas ang mga butones ng long sleeves na suot niya. "I want you," bulong ni Sandro, iniharap siya nito at nagtama ang mga mata nila. Hinagkan siya nito ng magaan sa mga labi niya at saka dumausdos pababa sa dibdib niya, hinipit nito ang bewang niya at saka siya nito dinaganan. "I want you to see the real me," may hawak itong pulang panyo, nagulat siya nang biglang hawakan ni Sandro ang magkabila niyang kamay at ilagay iyon sa bed handle. "Trust me," tumingin ito sa mga mata niya, hinubad nito ang suot na boxer short at saka binuksan ang hawak nitong isang candy, isinubo nito yun sa bibig niya at saka siya nito hinagkan. Pinagpasahan nila ang candy habang naghahalikan silang dalawa, kinagat ni Sandro ang ibabang labi niya at iniwan doon ang candy. Dumausdos ito patungo sa dibdib niya, halos bumaon ang siko niya sa kama nang dilaan ito ang mga iyon, habang nakahawak ito sa ibabaw ng cycling na suot niya. "Shit," mura ni Berna sa sensasyong nararamdaman niya. Bumaba muli ang halik nito sa puso niya, habang tinatanggal nito ang cycling na suot niya. Nang matanggal iyon ay siniil nito ng halik ang alaga niya. Halos tumirik ang mga mata niya at pabaling bilang sa kama. Ipinasok ni Sandro ang dila sa lagusan niya at sinipsip ang katas mula roon. "Ooh, Sandro, ooh, ah, gosh, sobrang sarap, ooh." Hindi ito tumigil sa pagdila sa lagusan niya. Para siyang nanghina habang nakatukod ang mga paa niya sa kama. Mas lalo nitong niluwangan ang mga hita niya. "You're so wet, love. Oh, love me now. Love, ah, hindi ko na kaya. Oh," pagmamakaawa niya. Dumausdas ito paitaas at muling sinakop ang bibig niya. Hawak nito ang magkabila niyang pisngi habang nakatutok ang kahabaan nito sa lagusan niya. Ikinapit niya ang mga hita sa bewang ni Sandro habang umuulos ito. Naramdaman niya ang hapdi sa alaga niya dahil paulit-ulit na silang nagtatalik nito. Pero naiibsan iyon ang ginagawa nitong pagpapaligaya sa kanya. "I love you so much. Ah, I'm coming fast." Pumagal sa pag-ulos si Sandro at hinihingal na tumigil sa ibabaw niya. "Nagustuhan mo ba? You taste like honey, love." Pinisil nito ang ilong niya. "This is your bad side, love, but I loved it." Minitian niya ito habang tinatanggal nito ang pagkakatali sa kamay niya. "Hindi ito alam ni Rebecca, nagawa ko ito when she died. At, kaya baliw na baliw sa iyo si Madison, ganoon ba?" May himig ng pagseselos ang tanong niya. "No, hindi naman sa ganoon, but, maybe, pero hindi ko siya minahal. Ginawa ko lang yun just to comfort myself, make myself happy. Making other lives broken. Galit ka ba sa akin, love?" Tanong nito na nakatitig sa mukha niya habang nasa ibabaw pa rin niya ito. "Nalulungkot lang ako," ngumiti ito. "Nagseselos ka." Namula siya sa sinabi nito. "Hindi ako nagseselos." "Okay, just forget it." Tumayo ito at isinuot ang boxer shorts nito. "Stay here, kukuha lang akong ice cream sa refrigerator." Tinanguhan niya lamang ito at inalis sa isip niya ang sinabi nito kanina. Pinalot niya ang katawan sa kumot habang hinihintay itong bumalik. "Ma'am Madison, confirm po, magkasama sina Berna at Sandro ngayon sa isang bahay bakasyonan dito sa Monte Claro." Pagbabalita sa kanya ni Agent Michael, ang isang tiwaling agent na natanggal sa serbisyo dahil sa pagtutulak nito ng shabo. Naiinis na ibinagsak ni Madison ang mga litratong kuha ni Agent Michael sa lamesa. "Nagagawa pa talaga nilang magsaya habang nagdurusa ako. Nakakainis ka talaga, Berna. Inagaw mo na naman sa akin si Sandro." Nang gigigil na sigaw niya habang nilalamukos ang mga litrato ng mga ito. "Dudukutan na po na namin siya, Ma'am Madison." Tanong nito na humihit-hit ng sigarilyo. "Hindi si Berna ang dudukutan natin. Kundi si Janella, utusan mo ang mga tao mo, dalhin ninyo si Janella rito. Ora mismo," pagalit niyang sigaw. "Pero Ma'am Madison, si Orlan po ang nagbabantay sa bata at may mga pulis na naroon sa mansyon ni Sandro." Sinabunutan niya ang sarili. "Oh, damn it, relax, darling." Nilapitan siya ni Soledad. "May naisip na akong plano, hayaan muna natin silang magpakasaya, habang inaayos natin ang gagawin nating pagtakas.
Pero bago iyon, kailangan nating bigyan sila ng isang farewell party, humahalaklak na sabi ni Soledad habang nagsasalin ito ng wine sa baso. Hindi dapat madamay si Janela dahil apo ko pa rin siya, isasama natin siya sa pagtakas natin. Bakit pa natin patotigilan, habang tumatagal mas lalo lamang nagiging masaya sina Berna at Sandro? Darling, kailangan nating manahimik pansamantala, para isipin nila na ligtas sila, at walang masamang mangyayari. At habang nagkakasiyahan siya, gagawa na tayo ng exit plan para sa pagtakas natin. Umiti siya rito. Tuso ka talaga, Soledad. Yes, of course. Cheers to our revenge. Nag-toast sila nito habang makahulog ang nagtatawanan. Itunuloy na niya ang pakikipagsosyo kay Soledad at gumagamit na rin siya ng drugs. Sa paggamit niya yun ay nawawala ang mga takot niya at habang tumatagal ay hinahanap-hanap na niya iyon. Kinuha niya ang baril na nasa lamesa. At ikinasa iyon pagkatapos ay itinutok kay Agent Michael, pinaputok niya iyon sa itaas ng bubong na halos ikinahimatay nito. Bullseye! Tumatawang sigaw niya habang nakikipag-inuman kay Soledad. Sa mansyon ng mga Villamor ay abala si Orlan kung paano niya patutulugan si Janela. Halos ginawa na siya nitong Barbie doll nang pagtripan siya nitong I transform into a Barbie estebeking macho. Tito Orlan, don't magulo. Hindi na tuloy pantay ang mga kilay mo. Umiiling-iling na sermon ni Janela habang nakapamiwang sa harapan niya. Hawak nito ang makeup kit habang nagkairap sa kanya. Janela, parang awa mo na, matulog na tayo, alas 8 na ng gabi. Isa pa may trabaho pa ako bukas, hi, kapag makauwi lang talaga ang daddy mo, mapapatay ko siya. Makukulong ka naman po if you do that. So don't magulo na, daddy will not coming home. She's with Tita Berna, Lola Chedeng said that they're making my little sister, so don't disturb them. Like me po, I'm making my own living Barbie. Humagik-hik ito. A cutie Barbie. Wala siyang nagawa kundi pagbigayan ito. At sa pagod nito sa pagmi-makeup sa kanya ay nakatulog na rin ito habang hawak-hawak ang makeup kit. Pinuhat niya si Janela at dinala sa kwarto nito. Himbing na himbing si Janela habang inilalagay ni Orlan ang kumot nito. Kumuha na rin siya ng ekstrang kumot at nagpasya siyang humiga sa lapag. Pinagbuksan ni Orlan ang gate ang mga dumating na sina Elvira at Arian. Naghihikab pa siya habang nakahawak sa gate. Isinara niya iyon nang makapasok ang mga ito. Tawang-tawa si Arian habang nakatingin sa kanya. Orlan, hoy bakla! Tinapik siya nito sa braso. Naalala niya ang ginawa ni Janela sa kanya kagabi kaya naman sobrang hiyang-hiya siya kay Elvira. Lalo na't tawang-tawa rin ito nang makita siya. Nagkamot na lamang siya ng noo. Nakapamiwang naman si Janela na nasa bakana ng pintuan ng bahay. Hello po, Tito Orlan. Wala pa tayong breakfast. Nagkamot siya at pumasok sa loob ng bahay ng boss niya este ni Janela. Good morning, Janela. Kami muna ang magbabantay sa iyo, since aalis si Tito Orlan mo para magtrabaho, narinig niyang sabi ni Elvira rito. Good morning to po, Teacher Elvira and Teacher Arian. Okay po, kasi ayoko na ring magbantay si Tito Orlan sa akin. See, ang pangit po tuloy ng make-up ko sa kanya kasi po super gulo niya and he's always mad. Pangit po ba ng make-up ko? Malungkot nitong tanong kay Elvira. Hindi naman pero hindi kasi babae si Tito Orlan mo. Ganito na lang, si Teacher Arian ang magtuturo sa iyo ng proper make-up at ako ang magiging model mo, okay ba iyon? Nakipag-appear si Elvira kay Janela. Hi, nakikita na niya ang future nila ni Elvira kapag may anak na sila. A wife material. Sa mansyon ng mga Villamor patuloy ang pagbabantay nila kay Janela. Sa sobrang likot nito ay halos hindi sila magkandaugaga ni Arian na alagaan ito. May mga bodyguards naman na nakabantay sa labas para sa seguridad nila, pero natatakot pa rin silang dalawa ni Arian, baka may mangyaring hindi maganda kapag nawala sa paningin nila si Janela lalo na't parang kabute kung magtago si Madison. Ang gagang iyon na sobrang sama, mabuti na lamang at mabait si Gabriel. Hindi ito nagmana sa atin itong bruha. Abala sa pagluluto ng tanghal iyan nila si Elvira nang biglang may nagring ang telepono.
Naroon si Janella sa sala at naglalaro sa laptop ni Sandro. Agad niya yung dinampot at sinagot. Hello, Sandro Residence. Sino po sila? Magalang niyang tanong. Hello, my labs. Inilayo ni Elvira ang telepono mula sa tenga niya dahil narinig siya sa boses ni Orlan. Hoy, huwag mo nga akong matawag-tawag na, teka bakit may putukan? Nag-aalala niyang biglang tanong dito. Dinig na dinig niya ang putok ng baril na umaalingaungaw. Hindi ako makakauwi ngayong gabi dyan, kayo muna bahala kay Janella. Kailangan ko ng buma. Nawala ito sa linya. Nakadama ng kaba si Elvira at halos napatde siya sa kinatatayuan. Gosh, wala naman sanang mangyaring masama sa kanya, Lord. Hindi ko pa siya sinsagot. Nangangatog ang mga binti ni Var. Napansin siya ni Janella na nakatulala. Teacher Elvira, okay ka po ba? Si Daddy po ba yung tumawag? Tanong nito na hindi nakatingin sa kanya. Ha, Elvarania, tulala ka, girl. Antag sa kanya ni Arya na nakapamiwang sa harapan niya. Ano kasi, gutom lang, oo gutom ako. Nakaluto ka na ba? Walang emosyon niyang tanong. Hay, ewan ko sa iyo. Tinalikuran siya nito. Pumuga siya ng malalim. Paano na lang kung sila ni Travis ang magkatuluyan? Aatakihin yata siya sa puso dahil sa trabaho nito na buwis buhay. Abala si Berna sa pagpapalit ng mga kurtina sa sala, nang bigla siyang yakapin sa likuran niya at halikan nito ang leeg niya. Suot niya ang maluwang na t-shirt nito at tulad ng sabi nito wala siyang suot na kahit ano sa loob noon. Dahil no choice siya, hindi naman gumagana ang dryer sa washing machine dahil sira ito. Ano gusto mong luto ng chicken? Fried or? Hinawakan nito ang likudan niya. Adobo? Tanong nito at paluan siya ng marahan. Napangiti siya. Ikaw? Pinaharap siya nito at nagtama ang mga mata nila. I mean, ikaw kung ano ang lulutuin mo. Napalunok siya nang makita na wala itong pangitaas na damit kundi short lamang. Dinampyan nito ng halik ang lobby niya. Later, sabi nito at nilayuan siya. Tinawanan niya ito at napailing. Ano pa nga bang mahihiling niya sa isang Sandro Villamor? Magaling itong magluto, mas magaling pa sa akin, he was good. A kisser, lover, and pati sa pagpapaligaya. What else she can ask for? Muli ay itinuon niya ang sarili sa paglalagay ng bagong kurtina. Yellow ang kulay noon at may print na butterflies na orange at red. Iniba rin niya ang angle ng table sa sala imbes na straight lang ang pagkakaayos, ay inislanting niya at saka nilagyan ng flower vase sa center. Nakapamiwang siya habang kinakagat niya ang kanang hinalalaki niya. Iniisip pa niya kung ano ang susunod niyang aayusin. Nakita ni Berna ang mga frames doon na ang nasa picture ay mga pictures ng dating may-ari ng bahay bakasyonan ni Sandro. Kaya umupo siya sa sofa at tinanggal ang mga pictures noon. At habang tinatanggal iyon ay nakita niya ang sling bag niya na nasa organizer ng mga bags ni Sandro. Kinuha niya iyon at umupo muli siya para hanapin ang dalawang pictures nila ni Sandro na kinuha noon ni Elvira sa bundok nang mag-hiking sila. Nakangiting inilagay niya iyon sa picture frame. Sa unang picture ay masayang nakaakbay si Sandro sa kanya habang nakahalik ito sa pisngi niya. Sa ikalawang picture ay ang pangungunot ng noo nito habang nakasimangot naman siya. Hinaplose niya iyon at inilagay sa ibabaw ng lamesa. Nilapitan siya ni Sandro, may hawak itong sandok. Sa susunod, wedding pictures na natin ang ilalagay mo riyan, nakangiting sabi nito. Wearing your white gown, a beautiful gown, tapos magkahawak kamay mo yung pinakagwapong lalaki at pinakamatikas na lalaki sa buong mundo. Kinindatan siya nito. Gwapong gwapo ka sa sarili mo, love. Tumayo siya at nilapitan ito. Ginayuma mo lang yata ako. Hinawi niya ng malakas ang buhok niya. Ang ganda ko. Ito naman ang tumawa ng malakas. Hey, ikaw ang unang nagsabi na cute ako. Ikaw nga ang unang na in love sa akin. Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Ay ang kapal, excuse me naman. Lumapit ito at hinapit siya sa bewang. Remember my first move. Idinikit nito ang katawan sa katawan niya. And my second move. Siniil siya nito ng halik sa kanyang mga lobby. Tinugon niya iyon habang isinusuklay niya ang mga daliri sa buhok ni Sandro. Itinulak siya ni Sandro. Minisihan siya nito.
Ikaw ang unang na in love. Pinitawan siya nito. Luto na ang tanghalian natin, halika na. Hinila nito ang kamay niya. Ay nalalayan siya ni Sandro na umupo sa silya at ito na rin ang naglagay ng kanin at ulam sa platong nasa harapan niya. Para siyang isang bata na pinagsisilbihan nito. Imagine isang kagalang-galang na businessman at entrepreneur ang nasa harapan niya, na pinagsisilbihan siya at hands down sa kanya. Ipinalinis ko na pala iyong swimming pool kanina. And I told someone na ibili ka nito. Sabay abot sa kanya ng dalawang paper bags. Nangunot ang noo niya. Ano naman ito? Ling Eris. Swimsuits. Umisi pa ito sa kanya. But I want to see you swim without wearing anything under the pool. Pinalo niya ito sa braso. Ikaw nakakahalata na ako. Bakit hindi mo sabihin na gusto mong makita mong walang damit, naglalakad sa harapan mo, pag-alagala rito sa bahay, ang weird noon. Inirapan niya ito at isa-isang inilabas ang iba't ibang uri ng panties, may tibak na iba't ibang kulay. Habang itinataas niya ang mga iyon ay hindi nakatingin sa kanya si Sandro. Ibinalik niya ang lahat ng iyon isa-isa sa paper bag. At nangalumbaba siya rito. Nagmistula naman itong walang alam sa mga Ling Eris. Dahil alam niya na ito mismo ang nagsabi noon sa inutusan nito. Nangislap ang mga mata niya at nakaisip siya ng kakaibang pang-aakit dito. Hindi mo ba nagustuhan ang mga ipinabili ko, love? Nakangising tanong nito sa kanya. Nagtaas siya ng kilay. Nang iinis ka talaga, inirapan niya ito. Why? Pangit ba? Ang akala ko ganyan yung mga isinusuot mo. Napangiwi siya. Kailan pa ba siya nagsuot ng tibak? Tumayo siya at dumukwang para pisilin ng malakas ang ilong ni Sandro. Wala nga akong ganito, eh. Umupo siyang muli at humalukip-kap. That's my point. Try to wear that. Ginagamit ko ang mga iyan when I'm wearing pants, para raw magmukhang malaki ang buti. Tumayo ito at tumalikod sabay hampas sa likod nito. Itinuro sa akin iyan ni Orlan. Umagalpak ito ng...